Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Narinig ko umutot ka. Ay, hindi ako ang umutot. Ay, tayo dadalawa lang tayo nasa loob ng booth, may umutot. Hindi ka sure kung dalawa lang tayo sa booth. Alam mo, partner, meron akong ganyang kaibigan. Ayoko na nga siyang maging friend eh. Bakit? Ano yung kapag halimbawa, sinasabi niya? Halimbawa, dalawa lang kami, tapos sasabihin niya, alam mo bang hindi lang tayo dalawa? yung gusto ko sabihin sa kanya, alam mo bang gusto mong patahimikin na kita? alam mo, one time sinabi ko sa kanya, gusto mo patahimikin na kita, sama ka na sa kanya. Maging kaluluwa ka na rin. Nakakaloka. Ano nakikita niya, kinikwento sa'yo? Ewan ko. Tatlo tayo dito, apat tayo. Tapos yung kaibigan ko na rin yun, siya din yung nagsabi sa akin dati. Mga bata pa kami, ano, kasama ko na siya eh. Sabi niya sa akin, alam mo, ano tayo, kasi lima kami magkakasama dun sa, dun sa room. Sabi niya, alam mo, di ba lima tayo magkakasama sa room? Sabi ko, oh. Alam oh mo, my God! Oh my God, ano? Natakot na naman ako. So sabi niya, di ba lima tayo sa room? Oh. Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, apat lang kami may guardian angel. Yung sa'yo wala. Sabi ko, hindi ko alam kung ba't ko siya friend hanggang ngayon eh. Nakakaloka. Pero ikaw alam mo, lang yung walang guardian angel. Lang yung walang guardian angel. Tapos bumawi naman siya the next day. Oh, sabi niya. So sabi niya, kaya hindi ko rin alam ko, gets ko na kung ba't ko siya kaibigan. Ito sera din ng taon. The next day bumawi. Oo. Oh. Sabi niya, alam ko na kung bakit wala yung guardian angel mo. Oh, kahapon. Natakot ako dito sa Plinasia screen eh. Sabi niya, ganyan ba yung nakikita niya na hindi mo nakikita? Nakakatakot talaga, di ba? Nakakaloka. Sabi niya sa akin, alam ko na kung bakit wala kang guardian angel kahapon. Oh, kasi nasaan hindi, daw? Hindi, sabi niya, masyado. Naliligo sa ilog. Hindi, masyado. Namboboso yung guardian hindi. Angel. Tulad mo. Namboboso din siya. Hindi, masyado daw kasi malaki. Aba, malaki. Yung pakpak niya, hindi daw nagkasya sa room. Sabi ko, is that a good thing or a bad thing? Sabi ko na malaking guardian angel ko. Sabi niya, it depends on how you look at it. Sabi niya, ikaw, okay. Sa tingin mo ba good thing or bad thing? Sabi ko, well, good thing kasi syempre sobrang laki ng wings niya to protect me. Okay. Bad thing, kung iisip mo bad, kasi kailangan malaki para protectionan ako. Ganun na ba ako kasama? Ayaw na kitang maging friend. Ang dami mo nakikita. Feeling ko na etos ka lang talaga noon. Ganun ba? Iba-iba ng size? Ewan ko. Feeling ko. Alam mo, napakarami namang matalinhagang bagay sa mundo. Diba? Na mahirap ipaliwanag. Sa pinaniwalaan mo? Oh, naniniwala ako sa guardian angels. Oh, pero naniniwala yung moment din, na wala siya doon sa tabi mo kasi hindi siya nagkasya sa loob ng bahay. Pwede din. Baka sobrang laki niya lang hindi talaga. Hindi ba nila kayang tumagos? Hindi ko sure. Ayoko naman malaman agad, partner. Kung gusto mo malaman, hindi ikaw na lang. Ayoko pa malaman. I mean, I believe in guardian angels. I believe, diba, that pupunta tayong lahat sa langit one day. Pero, not today, diba? Huwag na, sana muna ngayon. Huwag muna, marami pa tayong mission muna, sa mundong ito. Madami pang gagawin, diba? So, pinaniwalaan mo na meron talaga. Oo, naniniwala naman talaga ako. Pero yun nga eh, may daming mga bagay-bagay sa mundo na parang ang hirap talaga ipaliwanag na... Hanggang ngayon, so sinasabi niya pa rin sa'yo na, uy, alam mo, may katabi ka ngayon. Nasa ibang bansa na siya eh. So hindi ko na siya masyado nakita. Okay, buti na lang ng ibang bansa. Ng ibang bansa. Doon siya magkalat ng mga sinasabi niya. Hindi, pero may ganun siyang gift eh. May mga ganun siya. Ewan ko, hindi. Yun nga eh. So, ayun nga, hindi madaming hindi maipaliwanag. Nung last week, magkakasama kami ng ilang mga DJs dito. Tapos nagkakwento lang sila tungkol sa mga may bata daw dito. Yeah! Ano ba yan? October ano daw ginagawa ng bata? May bata daw dito sa, hindi daw dito sa booth, kundi okay. Dumadaan-daan na sa corridor. Yeah! Nakakatakot! Tapos yung bata, patakbo-takbo lang, ganun. Patakbo-takbo daw. Nakita mo na ba siya? Ma'am, papakilala ko sa iyo mamaya. Sabihin ko, hindi ka usapin ko mamaya, sabi ko sundan ka hanggang sa parking.
Okay, o buti na lang, wala akong parking. Sabihin ko, ano kasi nainip si Nicole sa bahay, sabi niya. Ah, hindi, busy kami sa bahay. Gusto niya ng kalarong bata. Madami kaming ginagawa doon. Ang dami bata doon, maingay na. Sabihin ko, hindi ba volunteer ko siya. Sabi ko, sabihin ko mamaya, punta ka sa bahay nila ni Cole. Alam mo, partner, total, sabihin mo maglaro kayo. Ikaw naman na nakaisip, pwede ikaw na, sa'yo na lang. Madalas siya sa bahay namin, pagod na siya makipaglaro sa amin. Aba, dumi sa bahay namin. Sa aking guardian angel namin, malaki. Hindi na siya kasha. Ganon. Sige, na lang, ganito na. Sa ibang araw na lang sabihin. Hindi, tapos nung, 'di ba, 2 years ago ba 'yon nung pumunta tayo sa vegan kasi nag-host tayo ng event. Oh. So, yung nagde-drive sa atin sa yung driver natin. Natatandaan ko kasi medyo pamadaling araw na or pa-midnight na gabi na. Yung dating natin. So nagde-drive siya, tapos bigla siyang parang yung kumambyo, yung parang kumaling ganoon. Yun, tapos anong last week kinikwento niya, kasi daw, nung papalapit na tayo sa vegan, meron siya nakita na parang sasakyan na na parang old. Talaga ba? Oo, parang gano'n. Inagtatakutan tayo, September pa lang. Kahapon ang greetings natin, Merry Christmas eh. Atas na ngayon na-realize natin, ayaw nga pala bago magpasko talaga, Halloween muna. Ganon. So madaming inexplicable things in this world. Pero ako, ayoko na lang alamin. Okay. Kumbaga parang, di dyan kayo. Diba? So ina-entertain mo naman yung thought. No, I don't. Oh, kasi pinaniniwalaan mo din. So pag sumagi, I would rather acknowledge mo rin yung presence nila. I'm not acknowledging their presence. I would rather. Oh, ayaw na. Hindi ko naman ina-acknowledge yung presence nila. Kung kasabi lang dito daw sa corridor may patakbo-takbo ba? Kwento. Hindi ko sinabing totoo. I mean, hindi ko sinabing naniniwala ako talaga, ganun. Pero wag din naman magpakita para maniwala ako. hindi naman ako Kasi ako naniniwala ako talaga. May mga ganyan. Believer ako ng elemental. Na may inexplicable things in this world. Oo, yung may mga ganon, diba? Pero ayoko na lang na, hindi ko sila in-entertain. Kasi, ang dami ko nang ginagawa para entertain pa sila. ayoko nga may pumunta sa aming bisita eh. Kasi ayoko nga may in-entertain, diba? Sila pa ba? Hindi naman kayo close, diba? Correct, diba? Ayoko naman siya maging kaklose. Sino ba yung nasa picture? Sino ba yan? Sino ba? Bakit may ganyan? Baka may mag-flash dyan na kung ano. Kayo nga eh. Baka may bold kayo may pakita. Nagtatakutan tayo. Pero di ba sa bahay, yung sabi mo, dati meron kaya? Oo nga. Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo para paalisin siya? Bahay namin yun eh. So ang ginagawa ko lagi ko lang sinasabi na ang bahay na ito ay bahay ng Diyos. Hindi siya dapat pasukan ng kahit anong sabi, mangsino. Bakit nakatira ka dito? Piloso pa bata. Nakatakot. Bigla akong kinuhit. Bakit Diyos ka ba? Sabihin nung nakit ng elementals doon. Bahay ng Diyos yun. Sabihin, lahat ng mga nasa loob noon ay mga coming from the Lord. Okay. So if does it come from the Lord, hindi sila belong. Yung lagi ko inisip. Kasi ayokong matakot sa sarili kong bahay kasi wala akong pambili ng bagong bahay. Yun lang yun. Not for anything else, partner. Wala akong pambili ng bagong bahay. Doon ako magre-retire. So, kailangan, 'di ba, akin siya. Yan. Alam mo may mga 'di ba, ikaw yung tipo ng taong anong tawag dito? Naniniwala sa science kumpara sa mga elementals. May mga ganoon eh. Kasi may mga tao namang inuuna na talaga nila yung mga elementals bago yung science. Halimbawa, nagkasakit ka. Mm-hmm. Hindi ka pupunta agad sa albularyo eh. Ikaw pupunta ka sa hospital. Friend kong Marites. Friend. May sakit ako eh. May sakit anong ako bago diyan? Anong bago diyan para naman gumaan yung pakiramdam ko? Sino mas malala? Sino sa mga kakilala mo may mas malalang problema? Para gumaan ang pakiramdam ko. Ganun. Latest chismis natin yan. Para gumaling-galing naman ako. Correct. Gumaan ganun naman pakiramdam ko. Ganyan. Mali pala. So hindi pala science, Marites. Diba? Mali pala yung ano ko. Ay, oo, kasi kaya naniniwala naman ako na kaya na-create yung mga gamot
ay dahil sa ano, ay dahil sa pinag-aralan ito, 'di ba? Maraming taon ng pagsasaliksik. Correct. Diba? Tungkol dito. At may mga tao din naman na yung iba hindi talaga pumupunta ng hospital. Hindi, iba talagang pupunta sa mga healer, kung tawagin, na may mga spiritual healer na tinatawag, nagpapadasal, may mga ritual na ginagawa, nasasabihin nila, ano, bago ka maligo, lagyan mo ng rock salt yung tubig. Ay, pero nagaganon kami, ha? Oo. Hindi ko, kahit hindi siya, pareho mong in-entertain. Oo, parehas naman. Oo. Kasi, plus, nandito kasi tayo sa Pilipinas. So, yung Pilipinas kasi, sandamukal po yung mga pinaniniwalaan at nakinalakihan na natin. Hanggang ngayon, na sometimes, hindi natin talaga alam kung saan talaga truly nang galing or yung source nun. Pero dahil nasali na mula sa, from one generation to another, ginagawa na lang. Matagal na panahon ng pinaniniwalaan parang, ng Pinoy. Diba? Parang pagpag, diba? Yung hindi naman, wala namang scientific basis. I don't know, ganyan. Pero madami nagsasabi, so ginagawa na lang. Yung mga ganun. Totoo. So pareho lang din tayo. Ako ganun din eh. Pag kunyari, pag sinabi na, sa akin na, ano, na, uy ano, lagyan mo ng rock salt yung ano, yung tubig pampaligo mo ngayon. Kasi nasa, parang inaalat ka. Dilalo ko nga alatin. Pag inaalat ako, yung parang sunod-sunod yung kamalasan. Ilang tabong kasi yung nilalagay mo? 62. 62 points. Kaya walang alat mo minsan. Kaya pala, nung dinilaan ako, alat! Sabi niya, alat 62 niya. 62 kilos ba naman yung ipinaligo? Nakakaloka. Pero naniniwala ako ng ganun, sige, kunyari, pumunta ka ng ibang lugar, tapos, di ba may ganun eh, parang ang bigat ng lugar, o kaya tinatawag natin sa amin sa Tagalog, aliswag, yung hindi ka mapakali sa lugar na yan. Sabi niya, ano, sige, ligo ka ng may rock salt. Hindi naman tabo-tabo mga kaibigan. Hindi. Pwedeng ano, isang ano lang, spoon, ganun. Depende. Depende sa kadikan mo. Depende sa kadikan mo nung araw na yun. Diba? Kung gusto mong isang kutsarita, carry. Kung gusto mong isang paminta. Correct, nasa sa'yo yan. Diba? Kung gusto, may mga iba pa nga laurel leaves. Ay talaga ba? Ano naman yung laurel? Ano yung laurel leaves, partner, mga hinihiwalay na nila bago isama sa ulam. Diba? Hindi totoo. Parang part of ano, may mga iba. Totoo ba? Kala ko yung nawawala yung laurel sa adobo. Pinampapaligo na nung kasama sa bahay. Meron ganun. Hindi pinapaligo, pero parang... Pinatatapal? Hindi lang tapal. Parang nilalagay sa malapit sa'yo. Parang mga ganun. Ay, talaga? Hindi ko lang narinig yun. Ako yung asin yung pinaniniwala. Iba-iba. Tapos meron pa nga, cinnamon. Hindi na! Hindi ko alam kung totoo. Hindi ko alam talaga kung nagjo-joke ka. Saan binili yung cinnamon? Sa Asian Carry. Ang bango nga pag dumadaan ako. Cinnamon scent. Oo nga. Kasi may mga... Para saan? Yun nga eh, partner. Parang feeling ko nagtutugma rin naman yung science behind it. Oo. Tapos yung inexplicable explanation. Kasi may ano, mabango nga. Oo, parang may mga ganun. At dahil mabango, nakakalimutan. Warding away of ano. Masasama. I don't know. Hindi ko naman siya inaral eh. Oo. So kaya nga 'di ba knowledge is power. Kapag ka inaral mo siya, pinag-aralan mo siya, may nag-explain sa'yo na maigi, mas tama 'yung explanation. So obviously sa akin wala nagpaliwanag na maayos. Kaya wag niyo po paniniwalaan ang mga sinasabi namin. Ito, hindi lahat, piliin may mga lang, tao talaga nagpakalubhasa sa ganito. Oo, piliin niyo lang po 'yung mga gusto po ninyong paniwalaan. Yes, yan. Sa amin ito, naniniwala ako, si Nicole naniniwala sa ganun. Malamang meron din kayong sarili niyong paniniwala. Correct, kanya-kanya po 'yang paniniwala. Tama. Ilang minutes pa tayo, partner? Wala na, ubus na. Ay, ubus na ba? Tapos na. Ano ba naman yan? Gusto madami ko pang, ka ba ikikwento? Ang dami ko pang ikikwento eh. Ano naman yung kwento doon sa cinnamon? Ayun na nga. Depende kasi kung gusto mo cinnamon o cinnabon. Okay, pwede. Igil na natin to. Tapos na, wala na tayong oras. Wala na. Okay, fine. Kanya-kanya po ito. Kanya-kanya, diba? Piliin nyo lang po kung ano yung talagang pinaniniwalaan nyo. Gusto nyo science, doctor, yung diba? Iba, faith healer, yes, iba, yes, diba? Pero ako, bottom line, whatever it is, merong God. Mm-hmm. There is a God na who is above it all. Yes. Kasi hindi naman makikreate ang lahat ng ito kung walang Diyos. Yun yung bottom line. O siya, exit na po kami. Maraming salamat sa pagtutok. Akong kumikinang ina nyo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!
Oo, oh, kanya-kanya yan. Eh. Kanya-kanya. Ako naniniwala ako yung mga faith healer na ano, yung sa lompas na sinusulatan ng mga dasal na hindi yeah. naiintindihan. Sa lompas na sinusulatan ng mga... O may madami sa provincial ng ganun. Dinidikit nila. Oo, oh, tapos may mga nakasulat doon sa likod. May dasal siya na hindi mo naiintindihan. Mm-hmm. Walang kung Latin yun. Kasi nasaksihan ko siya. Mm-hmm. Mga ganun. Ayun nga, madaming... inexplicable things in this world. Mm-hmm. Mga hindi talaga maipaliwanag. Ang galing lang nung rock salt, no? Parang maraming nag-a-agree mm-hmm. na sobrang cleansing ano siya. Oo, cleansing agent. Oo. Na pagka nga naliligo na ng rock salt, parang, oh, wala na akong blackhead. Charot. Marami naniniwala doon. Diba? Kaya nga iba, halimbawa, sa dagat, iba din yung cleansing na na- Correct. Diba yung mga iba, parang, kaya nila gusto magdagat after, for example, a period of grieving or a period of struggles. Kasi parang feeling nila kailangan silang ma-cleanse ng dagat. Oh, tsaka kung may mga sugat ka nga, di ba, parang gagamutin, ilublub mo yan sa dagat. Laging ganun. Yung mga katikate mo, ilublub mo yan sa dagat. Di ba, mga ganun-ganun. Ang ending, pag-angat mo mula sa dagat, hindi ka gumaling. Lumala pa. Yeah. Correct. Pero may ganon. Lalo namula. Oo, lalo ka purong rashes. Eh, di, alam mo kung ba't ka lalo namula. Eh, ang dami ninyong pumunta doon na may sugat, di ba, na gustong gumaling. Tabi-tabi pa kayo. Oo. Di ba? Yung ganon, may ganon siyang ano. Yung rock salt nga namin, blines pa noon ni Father JG. Para mas, okay. parang... It's powerful. Oo, parang ganon. Mas parang, kaya may blessing na tinatawag kasi parang mas... Yung you know that where it comes from, yung parang, yun yung direction kung bakit, parang ganon. Kasi minsan, di ba, may mga ginagawa tayo pero saan ba nang galing? Di ba? So, kaya may mga pagbe-bless. But again, mga kabisyo, kanya-kanya po yan. Correct, totoo yun. Hindi, na wala namang pilitan. Na, naalala ko, bumibili ako ng iodized salt. Ayun ang nanay ko. Hindi, rock salt tayo. Mm-mm. Yung pala yun. May ganon. Nag-gets ko na. Oo. Ayun. Mas mura na, mas powerful pa. Oo, 'di ba? Mas powerful yung mas rock salt. Mas makapangyarihan yung rock salt. Oo. Yun, alam mo ba kung bakit ko pinapabaon lagi yung asin sa iyo every time na maliligo ka sa ilog? Yan. Pampaano daw, pa-protection. Oo, pangontra. Kasi madalas ako nanununo nung bata ako. Yung mga iba lagi sila may dali. Nasa plastic, correct. May ganun. Antay-antay. Ganun. Yung mga iba, ang ginagawa nila, depends eh, diba? For example, St. Benedict na pendant. O yan, St. Benedict na pendant. O kaya, yung sinasabi nila, kailangan may gold ka sa katawan. May mga ganun eh, may bakal. Mga kung ano-ano. Kaya yung friend ko, may bulitas. Charot! bulitas. O siya, salamat sa magtutok sa amin. Mga tinutulong sa kaibigan mo. Exit na po kami! Bye-bye! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mary, call center agent dito sa Quezon City. Elementary pa lang, tambalanista na ako. Ngayong 26 years old na ako, kayo pa din ang paborito kong pakinggan sa araw-araw. Sumulat ako para magbahagi ng kwento. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Baka din meron kayong masasabi sa pinagdadaanan ko ngayon. Lumaki ako sa away ng mga magulang. Kaya nang iwan kami ng tatay at ipinagpalit sa babae niya, hindi na ako nagtaka.
Solong anak ako pero hindi spoiled. Kung tutuusin, mahirap kapag nag-iisang anak kasi ikaw lang ang laging inuutusan. Paglaki mo naman, ikaw lang din ang aasahan. College pa lang ako, pinaintindi na sa akin na ako ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Kaya naman pagka-graduate ko, dali-dali ako naghanap ng trabaho. Lahat ng responsibilidad napunta sa akin. Sa dami ng utang na kailangan bayaran, bills at iba pang gastusin, nahirapan akong pagkasyahin ang sweldo ko. Hindi ako nagreklamo kahit wala nang natitira sa akin. Tahimik kong tinatanggap ang masasakit na salita ni nanay dahil kahit ginagawa ko na ang lahat, para sa kanya, hindi pa sapat. Mabuti na lang dumating sa buhay ko si Addy. Mas matanda siya sa akin ng 12 years kaya mas mature mag-isip. Mabait at maalaga. Alam niya ang mga struggles ko sa pamilya pero never niya akong ginudge. Sa halip, nasa tabi ko siya through my ups and downs. Kapag may mabibigat akong pasanin sa buhay, pinapagaan niya ang mga bagay-bagay. 5 years na kami ni Addy at kitang-kita niya kung gaano katoxic ang relasyon namin ng nanay ko. Lagi kasi kaming nagtatalong mag-ina. Ang hirap na kasing lunukin ng masasakit na salita ni nanay dahil hindi ko na kayang mag-provide sa paraang inaasahan niya. Sa mga panahong ito, tinutulungan ako ni Addy financially at kahit minsan, hindi niya isinumbat ang mga pagtulong niya. Kailan lang nagtalo na naman kaming mag-ina sa harap ni Addy? Pinagsisigawan at pinahiya kasi ako ni nanay sa harap ng boyfriend ko. Halos maiyak ako. Hindi napigilan ni Addy ang emosyon niya kaya habang umiiyak, napasagot siya sa nanay ko. Mahinahon niyang ipanaliwanag sa nanay ko na dapat nagmamahalan kaming mag-ina. Sinabi ni Addy na nasasaktan siya sa pagtrato ni nanay sa akin. Dahil sa nangyari, ramdam ko na galit si nanay kay Addy. Hindi man niya sabihin, alam ko na masama din ang loob ni Addy sa nanay. Masakit para sa akin na hindi sila magkasundo. Ako ang naipit sa gitna. Ipinaliwanag ko kay nanay na hindi ko kayang iwan si Addy dahil mahal ko. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan, kahit paano gumaan ang pakiramdam ko. Ang inyong tambalanista, Mary. Kumusta ka naman? So, ang concern dito ni Mary, partner, ay sugod na siya sa pagkatrabaho. Pagod na talaga siya. Hirap na talaga siya. And yung ano, yung cold war nila, or war nila. Or yung war nila na ni Addy, yung jowa niya, si Mary at si nanay. Oo, yun din. Bukod sa pagod na pagod na nga sa lahat ng gastos, ayaw din naman ng war. Ganyan. Siguro ganyan kasi talaga, affected talaga tayo kapag ka yung ka-war natin ay yung taong mahal natin. Mm-hmm. Kasi hindi naman tayo naapektuhan. Oh, diba? Maapektuhan ka ng saglit kapag ka hindi mo naman masyadong kakilala yan or basher lang yan na hindi naman ikaw talaga kilala. Ganon. Pero kapag ka yung nasa paligid mo, best friend mo, tatay mo, nanay mo, kapatid, yung talagang ka-close mo. Kapag ka nagkaroon kayo na nga ng hindi pagkakaunawaan, talagang masakit at mahirap dalhin. Totoo. So yun na nga yung nangyayari ngayon. At yun na nga ang nangyayari ngayon. Diba? Pero hindi naman, lagi namin to sinasabi, hindi naman forever yan, 'di ba? Temporary yan, 'di ba? Pwedeng magbago ang sitwasyon, pwedeng magbago ang ihip ng hangin, 'di ba? Pwede. Pwede at posible. Sa ngayon kasi mainit pa talaga. Kapag ka mainit talaga, nakakayamot. Kahit anong sabihin, kahit anong gawin, nakakairita, nakaka-bad trip, 'di ba? Palamigin mo muna. Correct. Dadating din ng panahon na maayos din ang lahat.
May dahilan ako, naniniwala ako, may dahilan kung bakit nangyayari sa inyo yan. May lessons na itinuturo, may mensahe si Lord kung bakit nyo pinagdadaanan yung ganyang klase ng sitwasyon. It's true. Diba? Maaari sa ngayon, hindi pa natin alam. Pero isa lang yung pinaniniwalaan ko na kapag nandyan yung nanay at tatay mo, diba gaano man sila katoxic. Nanay at tatay mo sila? Yes, pagbalibalik na rin man natin ang mundo. Kung sa paningin natin toxic sila sa buhay natin, magulang pa rin natin yon. Oo. Meron, diba? Alam mo, sa modernong panahon kasi, partner, sinasabi ng iba na parang pag toxic lumayo ka, gets naman natin yon. Mm-hmm. Diba parang, ano ba yung sinasabi ng ibang tao? Parang wag nating i-normalize na kahit toxic, nandyan tayo sa toxic na household, let's say. Gets talaga natin yun. Mm. Diba? Pero sana gets din natin na talagang magulang din natin sila. Oo, kahit anong mangyari, magulang pa rin natin yun. Pero maaaring nakita lang natin is yung toxicity, diba? Pero may anggulo ng pagiging magulang na mamahalin mo eh. Mm-hmm. May anggulo ng buhay ng nanay mo na matutuwa ka at ma-appreciate mo. Correct. At diba, siguro, nakita mo lang ngayon yung negative toxic part. Oo, yung negative part, yung hindi na-appreciate, yung gano'n. Pero hindi natin dinidisregard yung sinasabi na iba. I mean, if it's super toxic for you and ang kailangan mo talagang umalis mula sa sitwasyon na yan, hindi natin ginajudge, it's okay. Kasi syempre gusto mo, at the end of the day, your own peace, diba? Ganon. Ang sinasabi lang natin na yung parang kahit saan mo pagbalibalik ta rin, magulang mo siya. Mm. And alam mo ba, partner, na meron yung scientific explanation? Ayan na naman tayo sa scientific. Willing kami to listen. Ayan na naman tayo sa scientific. Siya sa likod ng may sitwasyong siyensya. Ito. Bakit ano? Bakit kahit na yung mga anak natin, let's say, ako, partner, malaki na ako, matanda na ako, Sabi mo, 27 years old ka lang. Pauwiin mo. Hello, natatandaan ako sa 28 years old. Huwag kang magsinungaling 27. Huwag tayong sinungaling. 28 na ako. Ayan, 28. Oh, medyo diba? Bata pa yun. At may 28 years, I would say na medyo matanda na talaga ako. Okay, sige. Huwag na nating i-deny ang age, 'di ba? Sa kwarentahin, bakit yung attachment ko sa nanay ko ganun pa din? Alam mo yung parang pag may sinabi siya na apektuhan ako, yung parang kahit na I can make my own decision sa totoo lang, pero pag may sinabi siya tas parang pag hindi niya nagustuhan, kahit na kukontra ako kasi alam ko matanda na ako at kaya ko na yung sarili ko, merong part of me that saying na nasasaktan yung nanay ko dahil doon. Parang ganyan. May mga ganon. Affected. Kasi because scientifically, taray, itutuloy talaga kahit hindi sure. Kasi ang isang... Paniniwalaan namin yan. Hindi. Ang isang bata kasi, kapag ka ipinanganak siya, part of the cells of that child grows on the mother and it never leaves. Oo naman. Oo. So, may blood, may meron DNA. Meron siyang ganun na hindi naalis. So, parang kahit na matanda na siya, parang, di ba kaya sinasabi natin, huwag ka munang pumunta sa mot-mot kung hindi mo kaya maging magulang. Kasi hanggang pagtanda yan, magulang ka pa rin yan. Kasi nga, connected kayo. Meron kayong psychic link, scientific link, lahat ng klase ng link meron kasi nga galing ka sa kanya. 'Di ba? So part of the cells. Tsaka alam mo ba, partner, na ang baby pag nasa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay, pinalalakas niya physically yung heart ng nanay niya. Meron siyang parang binabato na scientific. May binabatok siya scientific sa nanay niya para ma-strengthen yung heart niya. And that strengthening is not just physical. Diba? Physical, oo, kasi talagang bug. Pinalalakas niya yung puso ng nanay niya. Pero sa totoo lang, figuratively also, emotionally, spiritually, pinalalakas niya yung puso ng nanay niya. So, ganun yung bond ng nanay dun sa anak. May kaya, special link may na mahirap ipaliwanag sa true between the mother and the child. Kaya affected si Mari kasi kahit nasabihin mong toxic yung nanay mo, naiinis ka, naiirita ka, nababatrip ka, pinahiya ka sa harap ng jowa mo, di ba? Ba't mo kailangan sumulat sa tambalan? Di ba? Ano yun? Kasi nga, apektado ka. Kasi nga, konektado ka sa nanay mo. May ganon. Oh, nasasaktan siya. Ako gusto ko yun. Tama yun. Misan dahil sa
dahil sa sobrang nasasaktan ni nanay mo kung yan ang ginagawa niya. At meron din ganoon. At nakikita natin na yung negative. Na feeling natin biktima tayo sa sitwasyon. Correct. 'Di ba? Bata ako, lagi akong inuutusan nung lumaki ako, ako lang yung source of whatever ng aking parents. Eh, mag-isa lang ako lang yung aasahan. Oh. Alam mo, ganoon naman talaga. Magkakapamilya tayo din yung magkakapit sa isa't isa. Eh sino pa ba? Diba? Si Kanin. Nandito siya sa Kailin Bebang, 'di ba? I mean, hindi yung sinasabi natin na aasa as in bubuhayin or whatever. Oo. Pero kung may problema yung nanay at meron akong isang anak, hindi ba't sasabihin ko dun sa anak ko? Alam ka na maikwento ko ba dun sa tita niya? Diba? Alam mo, parang pupunta ko lagi sa barangay hall. Kaya para, nga. Para magpabarangay ng nararamdaman ko. Diba? DSWD, DNR, diba? Hindi. Tayo. Tayo yung pamilya. No? Diba? And minsan maisip natin toxic to kasi negative yung binibigay sa atin. Pero pag iintindihin mo, may pinanggagalingan yung nanay mo eh. Masama yung loob niya. Kailangan niya ng kausap. Correct. So, nagugutom siya. Kailangan niya ng pagkain. Diba? So, huwag nating mamasamain yun. Huwag nating sasabihin, napaka-toxic naman ng parents ko. Again, magulang natin yan. Pagbalibalik na rin natin ang mundo, nanay at tatay pa rin natin yan. Hindi. Ito, tsaka yung sinabi ko kanina, connected kayo. Hindi kung toxic sila, toxic ka din. ilang beses ko na itong sinabi. Kailan namunga ng langka ang santol? Diba? Wala. Ano yung English noon? The fruit is not far enough from the horse. Horse ba? Pwede na rin. O basta ganon. Gets na namin from yun. The branch. Ganon. Diba? Pero totoo yung sinasabi ng mga matatanda, hindi mo maiintindihan ang damdamin ng isang magulang not until maging magulang ka na rin. Diba? Ganon yun eh. Nakikita lang natin na napaka-toxic naman ng parents ko kung ano-ano sinasabi. Sa akin na ako na lang lahat. Ganon. Diba? Pero diba? Hindi mo binalikan yung mga panahon na hindi mo pa naiintindihan ang buhay eh. Mm-hmm. Yung pinadedi ka ng nanay mo, pinabinyagan ka ng nanay mo, dinamitan ka ng nanay mo. In other words, hindi ka pinabayaan ng mga magulang mo nung maliit ka pa at hindi mo na-acknowledge yun kasi wala ka pang muwang. Mangmang ka pa nun eh. Pero yung mga yung mga nega dyan, sasabihin, bakit obligasyon naman talaga nila yun ah? Totoo naman. But they're also doing it out of love. Yes. At dapat nung malaki tayo na marunong tayo na maka-appreciate, nakita natin yung value na yun. Ang mahirap sa atin, lumaki na tayo, hindi na natin na-gets yun. But not until such time na maging magulang ka na. Mm-mm. Maiintindihan mo, ito pala yung ginawa sa akin ng mga magulang ko nung maliit ako. At gagawin ko rin pala. Yes. Diba? And I'm doing it out of love. Yes. Ganun. Remember, yung parents natin, they did not leave us when we were young. Hindi, tsaka minsan kasi may mga ganito silang katwiran partner. Kasalanan ko ba na nagpakahirap sila? Ganun. Gagawin ba nila? Wag ganun. kaya nagiging toxic lahat eh. Oo, kasi nga, ganyan ka mag-isip. O, diba? Totoo naman. And they are doing whatever they are doing out of love. Out of love, yes. Kung nagiging toxic man sila, nasasaktan sila because they love you. Yes. Na wala lang silang ibang ginawa kundi mahalin ka. Mm-hmm. Kaya lang, ang dating sa'yo, porque madami ka nang alam sa mundo, porque jumuwa ka na, diba? Mm-hmm. Ang dating sa'yo, toxic na. Totoo. Diba? Kaya ka nasasaktan, Marie. But again, ang kagandahan nito sa sitwasyon mo, Marie, diba? It is just temporary. May dahilan kung bakit mo pinagdadaanan. Yes, mali mo later on in life, di ba? Ma-realize mo yung value ng parents mo. At mali mo, ito na nga eh, the fact na kunikwento mo sa May Wagang Burnay, meron isa, dalawang milyong tao na nag-gets yung point ng story mo at ng pinagsasabi ng tambalan, then your story has already served its purpose. Yes. Salamat sa iyo, Marie, for sharing your story with us. Maraming salamat sa pagtutok, mga kabisyo. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! At syempre, talaga ba? O teka lang, tapusin lang namin ito. Baka hindi kami bayaran ng Arena Plus. Ayan. At dun sa lahat ng mga kabisyo nating mga magulang, masasabi namin kayo po ay astig. At pwede nyo pang gawing mas astig ang inyong mga busy lives kapag kayo po ay nag-download ng Arena Plus app. Yes, dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang tinanghal na best sportsbook operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito lang naman na magpapabago sa paraan mo ng pag-enjoy sa paborito mong laro. Ang astig pa sa Arena Plus, hindi mo na kailangan
pang maghanap kung saan-saan ng mga latest scores and results sa inyong mga paborito mga games kasi nga sa Arena Plus app, updated always, anytime, anywhere. PBA, NBA, PVL, boxing, volleyball, at kung ano-ano pa, marami pang iba. At hindi lang yan, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties nila sa kanilang web-based and mobile applications gamit lang ang inyong mobile device. Ang kagandahan pa po, license po ito ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para secure at legal ang iyong gaming environment. At syempre dahil gusto naming astig ka, alam nyo ba na astig rin ang mga official endorser ng Arena Plus? Syempre, tambalang Chris Chuper at Nicole Yala. Scotty Thompson! Jordan Clarkson! Si Glock 9 na kumanta ng Halina sa Arena Jingle! Kaya naman na gawing astig ang ating gaming experience gamit ang Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ayan. Kailangan ganun tayo astig sa buhay. Sa true lalo. Laban lang ng laban. Correct. O hello naman sa ating bisita na napakalaki ng smile, di ba? Oo, naman yayaman eh. Oo. Ay, pagka ganyan eh. You know, pang malakasan, no? Nako, say hi to them. Ayan. O, ito yung... ito pala yung... Yan. Oh. Yes. What brings you here? Binibisita mo lang ba kami? O meron kang ano? Meron kang... Ah, okay. Yes. Oh, tapos nagkatawa nandito kami. Yay! O sige, mag-exit muna kami dito at may mga pag-uusapan kami dito kasi ina-entertain po namin yung mga bisita na ka-blazer. Yung mukhang yayamanin. Oo, pag yayamanin, oo. Yung mukhang pangmalakasan. Oo, bibigyan po ng oras pag na naka-blazer. Kasi kami naka-t-shirt lang kami. Tapos yung bisita namin, di ba? Nakakaya namang de-entertain. Oo, di tsaka yung mga ganyan may blazer. Naku, may pamerienda yan. Kaya exit na po kami. Bye-bye, everyone! See ya! See ya.